Hello, good morning. Magandang umaga. Maulan na umaga ngayong araw ng Lunes dito sa Singapore o kahit sa ang sulok pa ng mundo, lahat ng OFW, kinakamusta po kayo? Ang ating usapan ngayon ay, kauna-una ang usapan natin tungkol sa mga OFW. Bakit nga ba maraming OFW na umuwi na wala pa rin ipon? Yan po ang ating pag-uusapan. Susunod na! I'm sure maraming OFW ang makaka-relate nito. Bakit nga ba? Maraming OFW ang umuwi na walang ipon. Number one, sending back whole pay for children education. Yan tayo eh. Kaya tayo nag-a-abroad para matulungan natin ang ating pamilya, ating mga anak, para mapag-aaral natin ating mga anak, ipapaaral natin sa magandang school. Kasi dyan lang tayo bumubawi eh. Kaya tayo na hindi nakakaipon kasi sinisend natin yung ating mga sahod kahit wala na matira sa atin. Kaya okay lang tayo basta masaya ang ating pamilya. Hindi ba, mga ka-OFW? So, number two, husband don't work. Depends only on the wife to send back money. Bakit nga ba? Bakit marami mga ka-OFW na yung mga asawa walang trabaho sa Pilipinas pag alam nilang ang kanilang asawang babae nasa abroad? So, nagdedepende na lang sila sa padala ng asawang babae. O di kaya naman, yung asawang lalaki nag-abroad, nagpapakahirap sa abroad, dumidepende sila sa kita ng kanilang asawa at padala para isuporta sa mga anak. Dapat hindi ganun, di ba mga ka-OFW? Dapat yung mga asawa nyo na nasa abroad, yung nagpapakahirap ng trabaho, kung nasa Pilipinas kayo, tumulong din kayo. Huwag nyo iasa lahat yung obligasyon sa anak nyo o yung sa asawa nyo na buhayin kayo. Dapat yung asawa sa Pilipinas na babae or kung yung lalaki na sa abroad, yung asawa sa Pilipinas na babae, mag-business. Maraming mga paraan na pwedeng makatulong sa asawa para din hindi mahirapan yung nasa abroad. At saka para makaipon din. O kung yung namang asawang babae na sa abroad, dapat yung asawang lalaki, gumawa din ng paraan na humanap ng trabaho, hindi yung nagpapadala yung asawa ngayon. Tapos nabukasan, naubos na kasi nagsabong. Huwag kayong magalit sa akin ha, na kung meron man tayong matatamaan, sana hindi nyo masamain yung sinabi natin. Kumbaga, aral lang sa aming mga OFW na nagpapakahirap din. Dapat yung mga asawa sa Pilipinas na naiwan doon, maghanap din kayo ng trabaho para kahit papano makatulong man lang sa pamilya. Hindi yung nag-send si asawang babae ng sahod tapos ayun, nag-enjoy na yung sila laki, nag-inuman, ginasto sa kaibigan, binili ng alak, ayun. Kaya hindi pa abot yung katapusan na naman na padala, naubos na yung sahod. Yung iba, nangungutang sa tindahan para lang may maipakain sa mga anak. Dapat hindi ganun. Kasi maraming mga OFW na naghihirap din para lang kayo masuportahan. O kaya para lang maibigay yung gusto nyo para sa mga anak nyo. Kaya yun. Kaya nagpapakahirap ang mga OFW. Sana unawain po ninyo. Okay? So number three, parents and relatives ask for money. Ito talaga, dito tayo number one na mahina. Tayo mga OFW, I'm sure lahat ng mga OFW nakaka-relate talaga sa ating usapan ngayon. Di ba? Kasi marami sa ating mga kamag-anak, parents natin, they are asking for money para lang, alam niyo na, yung may mga kapatid tayo, manghihiram, oo. Sabihin na natin nanghihiram. Pero asaan nyo, yun naman talagang hiram, hindi yun na ibabalik. Kasi kung yung sinabi, hindi naman nila diretsahin na sabihin na ano, pahingin naman ng pera dyan, syempre mahihiya sila. Sabihin lang nila na pahingin naman ng pera kasi ganito ganun, may problema na may utang or
may problema sa anak, na hospital, ano ba. Yan, kaya tayo hindi nakakaipon dahil ganyan tayo, eh. Gusto natin tumulong sa pamilya. Number one sa pamilya, kaya wala tayong ipon. Mahirap, hindi ba, mga ka-OFW? So, yun. Kaya number three yun na dahilan kung bakit hindi talaga nakakaipon yung mga OFW. I'm sure maraming nakaka-relate. Kaya, matatag lang dapat. Okay? So, number four. Kung bakit wala tayong ipon? Dahil, yun. Pag may mga pamilya tayo na nasa hospital, may na-disgrasya, syempre, manghingi ng tulong para pambayad sa hospital, oh. Pay hospital bills for anak and relatives. So, number one yun yan. Kasi hindi tayo makakatanggi, lalo na pag emergency. Diba, mga ka-OFW? Pag emergency sa Pilipinas, wala silang ibang aasahan kapag may relatives sila na nasa ibang bansa. I'm sure, hihingi-hingi yan ng tulong. Kapag naman hindi tayo magbibigay, sabihin na na masama na tayo. Sabihin na nagbago na tayo, naka-abroad lang, ano naman ginagawa sa abroad, taga-kuskus ng kubeta, hindi ba? Yan lang laging sinasabi ng mga hindi napapautang. Kaya yun, mahirap maging isang OFW, hindi kasi nila alam na anong dinadanas natin. Yung kulang tayo minsan sa tulog, kulang tayo sa pagkain, maraming mga dahilan na didepress tayo pag may problema sa Pilipinas. Problema din natin, hindi ba? Kasi maging matatag tayo dapat, mga OFW. Yun, pray lang tayo. Okay? So, number five na dahilan kung bakit maraming OFW na hindi rin nakakaipon. Number five, send back money to buy housing lot and build house. Yan, number one yan. Number one yan sa mga OFW. Kaya tayo nagpapakahirap dahil nangarap tayo. Lahat tayo nangangarap magkakaroon ng sariling bahay, lupa, para pagdating ng araw, kung hindi na tayo magiging OFW, meron tayong matitirhan o kaya meron tayong maipapamana sa ating mga anak. Yan naman talagang priority nating mga OFW. Yung makapag-ipon para ibili ng lupa at magpagawa ng bahay. Shout out sa lahat ng OFW dyan na nakakapagpagawa na ng bahay o kaya yung hindi pa naman nakapagpagawa ng bahay, tiwala lang. Makakamit niyo din yan. Okay? So, number six na dahilan kung bakit maraming OFW na umuwi na wala pa rin ipon. Number six, send back money to pay for installment like tricycle, cars, etc. Tayo kasi mga OFW, karamihan, para lang mayroon tayong may pundar, mangungutang tayo, like tricycle, para lang merong mapagbiyahean yung mga kapatid natin, mayroon din silang extra income, okay, yung asawa natin para may extra income. Yun. Pero karamihan kasi sa utang, lalo na pag mga tricycle, 3 years to pay. So within 3 years, kailangan mong kumayod para lang makapagpadala ka buwan-buwan, may ihulog doon sa inutang mong motorsiklo o kaya sasakyan. Yun namang iba, gusto namang kung meron ng bahay lupa, gusto namang sasakyan. Ako din, nangarap din ako ng sasakyan, syempre. Pero kung sasakyan kasi ang unahin natin, syempre, maganda naman. Pero hindi magandang investment pag may... Okay lang yung sasakyan na kung talagang para sa business. Yun, kasi mapagkakitaan nyo. Kung pampagara-gara lang, pampasyal-pasyal lang, hindi magandang investment yun. Maliban na lang kung talagang sobra-sobra na yung ipon nyo. Kaya pwede yun. Practical lang kasi tayo eh. Sa panahon ngayon, okay lang kung gusto nyo magkaroon ng sasakyan. Okay, go. Kasi dyan tayo masaya. Pero yung iba naman, hindi naman lahat na gustuhin yan. Dahil nga, marami tayong inuunang importanteng bagay, hindi ba? Kaya, tuloy lang sa pangarap. Walang masamang mangarap. Ganyan lang tayo, mga ka-OFW. Okay? Number 7. Kung bakit maraming OFW
na umuwi na wala pa rin ipon. Number 7, some friends ask to borrow money with no intention to paying back. Oh no. Tamaan ako nito. Marami mga kaibigan na ginaranturan ko para lang makautang ng pera. Ayun, asaan na sila ngayon? Nawala na. Ako yung nasisira. Run. Ayun ko sa mga ka-OFW ko, huwag na huwag kayong mag-guarantor ng mga kaibigan kahit pa gaano nyo ka-close friend. Kasi once mag-guarantor kayo, hindi naman lahat ng kaibigan na ganun. Meron din namang kaibigan na tumutupad din sa usapan, pero karamihan kasi sumisira talaga sa mga pangako eh. Ganun lang yun eh, parang pag-ibig. Kasi marami sumisira sa pangako. Pangako, okay. Yun, gagarantor ka. Tapos pagkatapos nun, nagamit na nilang pera kasi emergency. Siyempre maaawa ka, emergency, gagaranturan mo sila, pautangin mo sila. Yun, pagkatapos nun, nawala na sila parang bula. Sinong nasisira? Hindi ba ikaw? Ikaw na nagarantor, hindi ba? Kaya, matuto na tayo mga ka-OFW. Unahin muna natin ang ating sarili, okay? Kung kailangan mo ng pera, kaya lahat ng mga kaibigan ko, pinapayuhan ko kung mahihiram sila sa akin pera. Wala naman talaga akong mapapahiram na pera dahil tama-tama lang din yung aking kita, aking sahog. Kaya nag-extra-extra rin ako ng mga tinda-tinda online yun. Kung talagang nangangailangan kayo pera, may emergency sa Pilipinas, huwag kayong mahiya magsabi sa amo nyo. Sa amo nyo kasi walang interes. Yan, lagi ko yung sinasabi sa mga ka-OFW ko. Kung emergency, namatayan kayo, may na-hospital, kung ano-ano pa man, ang amo hindi yan tatanggi. Makiusap ka lang ng maayos na ganito, ma'am, may emergency sa Pilipinas, kailangan ko ng pera. Baka pwede niyo po akong mapahiram kasi instead na hihiram ka sa labas, may interest yun. Hindi mo pa alam mamaya pag nasira ka doon sa inutangan mo, mapapauwi ka pa nang wala sa oras, hindi ba? Marami ngayon, maraming mga cases ngayon na maraming napapauwi dahil sa utang. Yan sa lending, sa loan shark yun. Kaya huwag kayo mahiya lumapit sa amo, mangutang, manghiram, kasi mas okay lapitan si amo. Wala kayong interest, tsaka maano mo yung pangtiwala ng amo. Kaya yun, ganun lang talaga dapat. Huwag kung saan-saan manghihiram, tapos masisira ka dahil hindi ka nagbayad, na umuwi ka na sa Pinas, yung pangalan mo, ayun pa, karay-karay ng iyong inutangan dahil hindi mo binayaran, hindi ba? Hindi ba masama yun na yung nagamit mo na yung pera tapos hindi mo binalik? Okay lang yung hindi mo na-interesan eh. Ibalik mo lang yung hiniram mo. Kasi kailangan din nung pera, nung hiniraman mo, hindi ba? Hindi naman nila yun ninakaw lang o kaya saan-saan lang nila kinuha yung pera para ipautang sa'yo. Yun, dapat ano lang, common sense din. Kung nangutang ka, ibalik mo. Pwede kang makiusap na, oh, ganito sis, baka pwedeng ito lang muna ibabalik ko. Kahit 50, 20, $20, $30, $50. As long as na sincere ka sa pagbabayad, okay lang yun. Matatapos din yun eh, sa paunti-unting hulog mo. At least, sincere ka na magbabayad ka, hindi ba? Kaya marami ngayon na nasisira eh, dahil tumatakbo na sa utang eh. Huwag kayong magalit sa akin ha, kung natamaan kayo ha. Ano lang to, napag-usapan lang talaga natin. Dahil na-experience ko din talaga ito. Hindi ako nahihiya magsabi na marami akong ginaranturan na wala na akong contact ngayon kung nasaan na sila. Hindi ko pera yon. Ako yung nasisira sa totoo lang. Sana kung nanonood ka man ngayon, yung alam nyo na, sana i-message mo ako, okay? I-message mo ako. Maunawaan ko naman yun. Yung ibang ginaranturan ko, binayaran ko na yun dun sa inutangan natin eh. Kaya, misis niyo ako, okay? Huwag kayo magalit sa akin. Ano lang, nakikiusap lang din ako. Pinapipray ko lagi na maging healthy kayo lagi para din makapagtrabaho pa tayo ng maayos, para makabayad kayo ng utang, hindi ba?
Good vibes lang, okay? Number 8. So, number 8 na usapan. Ayan, may kudigo ako kasi, alam niya, pag first time, kailangan natin may kudigo. Okay, huwag tayong genius-genius kung talagang hindi naman genius. Talagang, ano lang to, first time kung ganitong advice lang tayo pag tungkol sa mga OFW. Kasi wala tayong script dito. Unless, kung kailangan, okay? So, number 8 na reason bakit tayo umuwi na wala pa rin ipon. By presents to relatives, children's, birthdays, fiestas, etc. Ito, number 1 din to, ha? Number 1, number 2, or number 3, pang ilan ba to? Basta alam nyo to. Tayo kasi kapag yung may mga birthday, kamag-anak natin, anak natin, parents natin, gusto natin silang maging masaya, hindi ba? Kaya instead na yung pang-ipon na lang natin, ipunin na lang natin yung extra natin pera, ipapadala pa natin doon sa ating kamag-anak, sa ating mga anak, para lang mag-birthday sila, makapag-celebrate kahit man lang konti, may spaghetti, o kaya pansit para pampahaba araw ng buhay. Alam nyo na yan. May kunting celebration. Pero karamihan kasi sa atin, kahit walang-wala na tayo, ugali kasi nating mga Pilipino, maglitsyon tayo, magpabongga, kahit walang-wala tayo. Huwag kayong magalit sa akin ulit. Ha? Sinasabi ko to kasi yan ang ugali nating mga Pilipino na laging bongga ang birthday. Pag may piyesta, kahit walang-wala, ayun, nagpalitso, nagpa-katay ng baboy. Alam nyo, kasi sa mga natutunan ko sa Chinese na ugali, wala silang pakialam. May birthday man ngayon, may piyesta man ngayon, kahit anong celebration ngayon, kakain lang sa labas, konti, okay na sila. May cake lang, alam nyo, yung maliit lang na cake, okay na sila. Ganun lang, kasi yung una talaga nila, yung ipon. Alam nyo, yung ipon, yung future. Tayo, hindi natin yan masisisi. Marami sa atin, ganun. Kahit ako. Kasi masaya ako na nakikita ko yung anak ko na nag-celebrate ng birthday. Kahit simpleng birthday lang, na happy sila. Na pumunta yung mga relatives, mga kapitbahay, nakikain. Yan, happy ako eh. Kaya hindi ko rin, hindi ko sinasabi na maging madamot ako, hindi na ayoko nang mag-celebrate yung mga anak ko, ayoko nang mag-celebrate yung nanay ko sa ganong mga okasyon. Kasi nakinaugalian na natin eh. Kaya, yun, wag tayong mapamusga. Kasi dyan tayo masaya eh, di ba? Kaya, yun. So, number nine tayo. No monthly budget para sa shopping. Like luxury bags, makeup, at gadgets. Anyway, karamihan kasi sa atin, marami akong kakilalang mga ka-OFW, hindi ko kayo gina-judge. Walang-wala na nga, di ba? Kasi naubos na yung pera pang send sa Pinas. Nangungutang sila dahil marami silang nakikitang magagandang bags, shoes na mga branded, inutang nila ang pera, ibili nila doon sa mga luho. O kaya naman, mga gadgets. Kasi nga, laging sinasabi ng mga OFW, kailangan mo naman mag-reward sa sarili mo. Pero yung pag-reward sa sarili is sa maling paraan. Hindi dapat ganun. Kung gusto mong mag-reward sa sarili mo, pag-ipunan mo yan. Kung gusto mo ng luxury bags like Coach or LV, whatever, yun. Pag-ipunan mo muna, pwede mo siyang bilhin pag nakaipon ka na. Huwag lang mangutang sa mga lending, sa mga kaibigan para maibili mo yung gusto mo. Huwag ganun. Kasi ako din, hindi ko din laging ina-uplift yung sarili ko. Ako kasi masaya na ako sa lumang mga bigay-bigay ng mga boss. Masaya na ako sa ukay-ukay. Ayan, hindi ko kinakahiya yan. Mga ukay-ukay yung damit, $3, $2, okay na ako doon. Praktika lang tayo eh. Hindi porkit, abroad ka na, o social ka na, ganyan, branded yung ano mo,
Wala kasi yung sa brand eh, ng ano, mga damit, brand ng bags, ganun. Nasa pag nagdadala yan, kahit na yung makeup mo is mumurahin, nasa pagdadala yan ng yung sarili. Kung sa gadget naman, ang gadgets kasi madali lang malaos. Every year may bagong mga model. Every year may maraming mga, alam niyo na, nag-upgrade yung mga gadgets. So, kung bumili kayo ng mahamahaling phone, next year meron na namang bago. So, ganun lang. Kaya, sa akin naman, praktikal lang. Sa akin, yung phone ko, kung talagang magagamit ko pa, hindi ako bibili ng, ano, ng mamahaling gadgets. As long as pwede ko pang gamitin. Ganun lang. Hindi, praktikal lang tayo para naman meron tayong itira para sa ating sarili. Kailangan tayong mag-ipon para sa ating future. Kasi hindi tayo habang buhay na nandito sa abroad. Kung malusog tayo, malakas tayo ngayon, pasalamat tayo sa taas. Kasi binigyan tayo ng healthy. Healthy tayo lagi. Para makapagpatuloy pa tayong tulungan natin ating mga anak, pamilya. Lagi nating paghandaan yung ating future. Okay? Marami pa tayong pag-uusapan. So, number 10 na reason bakit wala tayong ipon. Okay? Buying treats like lunch and dinner para sa ating mga kaibigan. Yan, marami tayong mga kakilalang OFW din. Kahit ako naman, minsan, kapag mayroon naman talaga akong extra na pera, kasi ako talaga, binabudget ko yung pera ko, yung sahod ko, yung extra money ko na na-collect ako. Ano yan? Binabudget ko yan. O paglalabas ako, nagbabudget ako. Hindi ako yung sige lang ng sige. Kailangan bigyan mo ng limitasyon yung sarili mo. Hindi yung sige ka ng sige. Yung, sige, may pera ako, i-ano ko to, i-libre kita, tara. Yung 1D millionaire ka, hindi maganda yun. Okay lang yun, paminsan-minsan. Kasi, para mapasaya mo naman yung mga kaibigan mo. Para, alam niyo na, lagi ding happy yung kaibigan pagka nililibre mo sila. Pero, wag lagi. Dapat magtira ka din para sa sarili. So, yun ang lagi mo yung tatandaan, mga ka-OFW. Laging mahalin ang sarili. Laging isipin yung kinabukasan. Laging magtira. Kung ang sahod natin is, let's say, $600. Sabihin na lang natin, $600. Kung magkano yung papadala nyo sa Pinas, let's say 350 or 400, yung the rest, meron ka ng ano, yung $100 mo, itatabi mo na yan for emergency. Yung $50 mo, o yan, yung pang-budget mo, kung lalabas ka, meron kang gustong bilhin, kakain ka. Kasi meron din kasi ano, ramihan sa OFW ngayon na 4 times lumalabas sa isang buwan. So isang beses lang tayo sumasahod. So, kailangan natin budgetin yung ating allowance para sa 4 Sunday. So, kung sasahod ka ng 600, papadala mo yung 400. So, may 200 ka. So, let's say may 200 ka. Yung $100 mo, itabi mo na yan. Lagay mo sa PNB. Kung kayo wala pang PNB account, mag-open kayo ng PNB account na yung talagang iniipon nyo na hindi nyo nagagalaw. Unless kung uuwi kayo ng Pilipinas, sa kanyo makukuha yung pera. Dapat ganun. Meron talaga tayong hindi nagagalaw. Kasi once na tayo, kasi hawak-hawak natin yung pera natin. O sige, ano lang, dyan ka lang muna, itabi kita. Kumakati yung kamay natin. Kapag emergency, mga dahilan, naku, nadudukot natin yun. Promise, nadudukot natin yun. Kaya nawala yung ipon mo. Mas maganda kasi yung ipon na hindi mo talaga nagagalaw. Kung makukuha mo lang siya pag uwi ka ng Pilipinas. Hindi ba? Kasi karamihan dito sa Singapore, ganun ang ano, tabi muna. O kaya yung mayroong open account dito sa Singapore na bank account, hindi kasi yun ano eh. Hindi natin ano, mapipigilan sarili natin, magagamit natin, mabibili natin online, yung may mga online selling, gamit natin ng debit card, lalo na ako, ganun. Kaya mas maganda talaga may open account tayo ng hindi natin nagagalaw, yung sa Pilipinas na makukuha. Kaya yun ang payo ko din. Kaya isa pang dahilan is, yung mga ka-OFW ko na galante,
Galante dyan. Marami akong kilala, galante. Hinahinay lang mga ka-OFW. Maawa din kayo sa sarili niyo. Okay? Unahin muna natin, mga pamilya natin, yung kinabukasan. Wag basta sige lang na sige. Hindi tayo habang buhay nandito. Mas mahirap kasi na uuwi tayo na nga. Diba? Mahirap yun. Yung mawalan tayo, lalo na yung may mga expat na amo na hindi talaga permanent dito sa Singapore, na umuwi din naman yung mga amo sa kanilang mga bansa. So, mawawalan tayo ng trabaho. What if kung wala kang ipon? So, hindi ka basta-basta, hindi ba? Wala kang ipon sa Pilipinas, wala ka pang ipon dito, nabigla ka na wala ng trabaho, nag-aantay ka na naman ng panibagong amo. Kaya, yun, yan dapat lagi natin isipin na what if kung hindi sila magtatagal? What if kung bigla akong nagkasakit? What if kung bigla akong napauwi sa Pilipinas? Yan lagi nating isipin, mga ka-OFW. Kaya lagi niyong tatandaan na lahat ng bagay may hangganan din mag-ipon. Dapat mag-ipon lagi. Kasi wala tayong wala tayong ibang ending kundi uuwi tayo ng Pilipinas. Diba? Maraming mga ka-OFW makarelate nito ang ating pinag-uusapan ngayon. Kaya huwag kayong mahiya kung halimbawa may mga tanong kayo. I-comment nyo lang below sa ating usapan. Kung may mga any suggestion, tatanggapin natin yan. O kung ano pa mang gusto nyong pag-usapan natin sa susunod na episode, open po ako dyan. Kaya maraming salamat sa mga ka-OFW natin na nanonood kahit saan man sa mundo. Binabati ko kayong lahat na happy viewing sa aking video. Sana nakapulot kayo ng aral sa araw na ito. Lagi kayong mag-iingat at lagi mag-pray. Huwag pabayaan ang sarili. Yun. Mag-shoutout muna tayo sa ating friend na nasa Cyprus, sila Maridel Rosanoble, si Jean Cruz, si Anne, lahat na nandun sa Cyprus na natatrabaho ng mga friends ko. Ingat kayo palagi, at saka may, huwag niyong kalimutan din i-subscribe yung aking sister na nasa Florida, si yung kanyang YouTube channel ay Dina A. Paki-subscribe niyo po. At saka, say hi din doon sa aking friend, kay Leia Gastardo, na nakapangasawa ngayon ng taga Germany. Say hi, Leia, at sa yung cute na baby. At yun, marami pa akong babatiin mga viewers ko sa Antipolo, mga relatives ko dyan, Binangonan, sa Taytay, sa Teresa, mga kapitbahay ko dyan sa Teresa. Happy sa panonood. Salamat sa panonood niyo sa aking videos, sa aking mga anak dyan sa Sumunga del Sur, sa aking parents dyan, mga kapitbahay. Salamat. Salamat ng marami kasi hindi kayo nagsasawang manood sa aking video. At sa lahat ng aking mga classmates from high school, from college, dyan sa Zamboanga City, say hi. Hi, Ruby Mira! Hi, Caroline! Ingat kayo palagi. Magkikita din tayo sa susunod kapag wala ng COVID. Sana makakalusot tayo dyan para makapagbanding-banding naman tayo. Yun, marami tayong mga memories na gusto ko din mausap-usap tayo, makapagbanding. Ayun. At saka lahat ng mga OFW, kahit saan sulok man ang mundo, salamat sa iyong panunood. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-update kayo sa aking mga videos. Salamat ng marami mga ka-OFW. God bless ating lahat. Bye! See you next video. Marami pa tayong pag-uusapan, okay? Thanks!